Hello po mga katotong, good morning! Ngayon po, ang ating gagawin ay maglalaban ng bedsheet at mga punda ng unan at ng mga doggy-doggy. I-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa aking mga vlogs. Okay. Tanggalin na natin ang mga pillowcase. Okay. And ang ating bedsheet. Tabalabas na rin natin. Wow. Po ang ating gagawin ngayong umaga. A few moments later. Okay guys, ito dapat po naka-rosas ang inyong po. Yan. Para dyan yung po ilalagay ang tapos ng inyong washing machine. Kasi last time gumamit ako nito. Ito yung ilalagay ko ng washing machine. Yan. Kasi last time walang roscas yung grip po namin. So ini-insert lang siya. Tapos ito po nilalagay sa grid po. Ayan, nilalagay sa grid po. Ngayon, kapag naka-firming, nakabukas lang yung grid po, at pag nag-close na yung valve dito sa washing machine natin, hindi niya na po kinakaya yung pressure. Kaya, sisirit po ang tubig. So, kaya dapat po, naka-deroscas po ang inyong grid po. Yan. So ikabit po natin para matry na nating maglaba. Ngayon po ay maglalaba tayo ng kumot. Make sure lang na mahigpit para hindi sisirit ang tubig. Okay, and then buksan na natin ang gripo. Automatic po kasi nag-close ang valve sa washing machine at nag-open. Depende sa kailangan niyang gawin. Tapos make sure lang yung drain pipe natin ay nakatutok na rin sa inyong drain. Yan. Okay. Hello po mga katotong. Ngayon po ay maglalaban na tayo ng ating mga kumot. So ngayon po, maglalagay tayo ng ating sabon dito sa powder detergent. Yan, nalagay niyo po yung sabon. Next is, ito ang inyong softener. Dito po sa dulo. Yan. Tapos, lagyan na natin ang ating mga kumot. Yan. Pwede ano po yung mauna, pwede yung lagyan niyo yung kumot. Tapos lagay niyo yung sabon at softener or vice versa. And then, i-close niyo po yan. Tapos, firming nakabuhay lang po yung grip po ninyo. Tapos, bago niyo po i-on, siguraduhin niyo pong nakasaksak. Kasi baka mamaya hindi niyo po sinaksak. Kahit umagahin kayo, kakapindot po ng on dyan, hindi po yun mag-turn on. Okay po, ngayon po, pag naka-turn on, pag nakasaksak na siya, press niyo na po yung on.
Yan, babati po yung magsasalita yan. Good morning, Estong. Tapos, gagamitin natin itong automatic. Pero pwede rin siyang manual. Kung gusto niyong wash lang, kaya yung gagamitin yung kaya yung pipiliin yung selector. Wash, kung gusto niyong banlaw lang, or kung gusto niyong spin lang. Pero ngayon po, ang papakita natin para ma-maximize natin yung ating washing machine, gagamitin natin yung automatic. So, since blanket ang ating lalabhan, pindutin natin yung program para pumunta po siya sa blanket. Yan. Pag naka-blanket na po, press natin yung start. Kita niyo po, 58 minutes. Yan, kikita niyo na po. Bumababa na ang tubig na may sabon. So automatic na po siya maglalagay ng tubig at automatic niya din pong papatayin kung enough na yung water na nasa loob. So wala na ang kahasil-hasil. Habang naglalabag po kayo, may magagawa pa kayong ibang bagay. Pwede kayong magluto habang naglalaba. Pwede kayong matulog habang naglalaba. Pero pag natapos na siya, mag-auto-off siya. Kailangan niyo na pong bumangon kasi hindi niya kaya magsampay mag-isa. Ayan, kita niyo po, nagbibinig yung wash. Yan ang kanyang gagawin. Meron din siyang option dito na sweat, mud, or soya and sauce. Ayan, para matanggal yung mga stain. Oh my God! Wow! Meron din siyang pangbabad. Yan, so. Gusto niyo makatipid sa tubig, water save. Isang baso lang po ng tubig yung kanyang gagamitin. Joke lang. And marami pang option. Meron speedy para mabilis. Pang delicate, pang baby care, and then tub hygiene. Ito po, ginagawa daw ito once a month para malinis yung tub. Siya. Naglalagay pa po kasi siya ng tubig. So, yan. Ito nakita yung importansya na dapat nakadiros kasi yung gripo. Kasi pagka pinatay niya yan, yung bag, para wala ng tubig na papasok habang sasabon siya, mapipressure yung gripo ninyo. Kaya sisirit ang tubig. Nagre-release siya. Kaya mas maganda kung nakadiros kasi po. Medyo tumataas na yung water level sa ating washing machine. I think in a while, iikot na po siya. So ngayon, meron na tayong 55 minutes left. Meron din siya dito yung low water pressure. So kung mahina ang pressure ng tubig po sa inyo, pwede pa rin. Meron siyang wide voltage range. So kung mababa ang volt tayo sa lugar ninyo or mataas, as long as within nominal voltage siya, gagana pa rin ang inyong washing machine. By the way, kung gusto niyo po palang damit ang inyong lalabhan at halimbawa meron kayong gustong idagdag na damit, bago niyo po ito buksan, press niyo muna yung pause para hindi mag-ingay yung makina niya. Then pag na-press niyo na yung pause, open niyo yung cover and then magdagdag kayo ng damit. Kung gusto niyo magdagdag ng sabon or ng
sa thinner kung nakalimutan nyo maglagay, off nyo po muna bago nyo buksan. So ngayon po, nakikita nyo nagbibling na itong rings. Magbabandaw na siya. Titirin nyo muna ang tubig. As you can see, meron pa tayong 40 minutes na natitira. Ayan po, magbabandaw na siya. Siya na yung kusang maglalagay ng tubig. Basta nakapirme yung bukas ng timbre. Then pag mag-start na siya magandaw, close niya yung bulb. Kaya yun ang advantage kapag ka naka-rosecast yung gripo. Po, nagbabandaw na siya. Okay, yan po. Tapos na siya mag-spin. Magbabandaw siya ulit. As you can see, nagbibling pa po ang rings. And we still have 19 minutes left. Alright. As you can see, tapos na siyang mag-spin. Magbabanlaw siya ulit. Nagbibling pa po ang rinse. And we still have 18 minutes left. Alright, yan na po. Nag-spin na po siya. Nagbiblink ng spin and we have 8 minutes left.
Okay, 1 minute left. Makikita nyo po, mag-automatic shutdown po siya. Okay, kita nyo po, tumutunog na. Mag-shutdown na po yan. Yan po, namatay na. Pwede na tayo magsampay. Ang susunod naman natin isasalang ay ang aw-aw. So, yun lang po. Hanggang sa muli. Salamat!